1 year and 6 months old noon si Nico nung tinanong kami ng nanay ko kung tinatawag na ba niya kaming mommy or daddy. Noon ko na-realize na oo nga, bakit hindi pa ako tinatawag ng mommy or mama ni Nico. Inignore ko yun kasi naisip ko iba-iba naman ang development ng mga bata. Pero noon din ako nagsimulang mag-worry at magtanong dahil may mga napapansin na din kaming iba kay Nico. Nagsimula akong mag-search. At nung napunta ako sa mga signs and symptoms of autism, may mga nabasa akong napapansin na namin kay Nico. First is ang hindi niya pag-respond sa pangalan niya. Nico! Nico! Second ay masyado siyang fascinated sa mga bagay or toys na nagsispin. Next is disturbed ang sleep niya. Palagi siyang nagigising sa gabi, iiyak, magpapakarga at mahirap siyang patulugin. At ang pagsasalita niya nang hindi maintindihan o ang tinatawag na babbling. Nag-consult kami sa kanyang pedia at in-advise kami na maghintay hanggang maging 2 years old siya dahil masyado daw siyang bata. Baka eventually mawala ang mga signs and symptoms niya. Nag-search kami ng nag-search sa Google. Sinubukan naming maghanap ng signs and symptoms ng autism na wala kay Nico para kumbinsihin ang mga sarili namin na wala siyang autism. In short, nasa denial stage kami that time. Pero as months went by, nagsimula na rin kaming makakita ng mga dagdag na symptoms kay Nico, kagaya ng paglinya niya ng mga bagay-bagay at mga laruan. Hindi siya tumitingin sa mga itinuturo, hindi rin siya nagtuturo. Hindi niya kami tinitingnan ng eye to eye para makipag-communicate. Masyado siyang focused sa ginagawa niya, mahirap kunin ang atensyon niya. December 2020, 3 years old si Nico noon, nag-consult kami sa neurodevelopmental pediatrician. Pero teleconsultation lang noon dahil sa pandemic. Pinaglaro siya at may mga pinagawang activities para maobserbahan siya ng doktor. That time, in-advise kami na ipa-therapy si Nico for 6 months tapos ay i-assess siya ulit for improvements. In-enroll namin siya sa isang therapy center para sa kanyang occupational therapy. Six months after, nag-consult ulit kami sa DevPed at malaki daw ang improve ni Nico at masaya siya sa outcome ng therapy. Pero hindi pa rin kami binigyan ng diagnosis ng doctor dahil isa na lang daw ang nakikita niyang symptom kay Nico, speech delay na lang daw. In-advise kami na ituloy ang occupational therapy for another 6 months but this time may kasama ng speech therapy. Nakakapagsalita naman si Nico, ginagaya niya ang mga naririnig niya pero hindi siya nakikipag-usap. Months went by, nagmanifest na naman ang mga panibagong symptoms si Nico. Masyado na siya na-frustrate kapag meron siyang gustong gawin na hindi niya magawa at hindi niya ito kayang sabihin. Naging madalas na rin ang mga meltdowns niya na lumalampas minsan ng mahigit isang oras na pag-iyak. And up to that point, na almost 4 years old na siya, disturbed pa rin ang tulog niya sa gabi. Naging sobrang hyper na rin siya, palaging tumatakbo at sumisigaw lalo na kapag masaya siya. Nico!
In-enroll namin siya sa isang school na nagkikater sa mga kids with additional needs. Marami siyang natututunan doon. Nagkaroon siya ng mga activities and most importantly, nagkaroon siya ng supportive teacher at mga classmates para matuto siyang makipag-interact sa ibang mga bata. November 2022, nag-consult ulit kami sa deathbed and this time meron na siyang diagnosis. Si Nico ay merong mild autism with language impairment. In-advise kami ng doctor na ituloy ang occupational therapy, speech therapy at ang school niya for his fast development and improvement. In-advise din kami na mag-focus sa mga strengths niya while improving where he is weak on. Isa sa mga strengths ni Nico is he is very smart. At a very early age, master na niya ang mga alphabets, numbers, shapes, colors, and animal sounds. And to our surprise, nakakapagbasa na siya. He can read words, spell, and write kahit nagsisimulang pa lang sila sa school. Fascinated siya sa mga brands, TV stations, infomercials, and hilig din niya sumayaw. What does the lion say? Rawr. What does the bird say? What does the snake say? What does the mouse say? Squeak, squeak. What does the horse say? What does the cat say? What does the dog say? Oh, good job! Oh wow, Nick! Oh nice! Look at you! You can write and spell Nick. On the other hand, hindi pa rin alam ni Nico ang danger o ang ikakasakit niya. Mahilig pa rin siyang magpakarga kahit 5 years old siya at medyo challenge din ang paglabas-labas dahil nga mahilig siyang tumakbo. Nico will continue with his school and therapy and we will love and support him all the way and in every way we can until one day na kaya niya na maging independent na siya. Every child is different at hindi kabawasan sa mga bata dahil lang sa nasa spectrum sila. These kids are special and they have different and exceptional abilities. Wow! Are you ready? Good job! High point!